malamang mahatak lahat ang mga sasakyan na ito. Dahil hanggang ngayon, wala pang lumalabas na mga driver. Grabe naman kayo, napakalit na bagay. Hindi po rason yun, sir. Ano malit na bagay? Hindi po malit na bagay. Okay lang sa akin, patawarin nyo lang. Kasi hindi kita ang kapal eh. Hindi kita patatawarin, tatakbuhan mo pa kami. Yun nga eh, pag pinahinto ka ng enforcer, huminto ka, hindi mapasok mo. Malay ko ba, nandiyan lang naman ako na lang ba? Hindi kita kuha mo, no? Hindi kita kuha mo. Ano pag na-disgrasa kayo? Problema na namin yun kasi disgrasa kami. May ginawa ka namin eh. Kami problema nun, sagot pero pag pinaray ko yun, ayan yung rampahan namin sir. Pinarampa ako, dyan ako pinara. Napasok ako, grahe yan eh. Pero may batas na sinusunod, di ba? Pero wala naman problema, kaya nga nagpapuling kami. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay March 15, 2024, at sa oras na 10:15 ng umaga. Nandito ngayon ang team sa may barangay Simbo at sakop ng Tagig. Yung kabila naman, yan ang barangay Rimbo, na kung saan, kung matatandaan nyo, ito yung BGC Ortigas Bridge na maraming nato na mga sasakyan doon sa ilalim na yon. Ngayon dito naman tayo sa kabila. At yung nakikita nyong mga kinukumpiskang mga table doon, saka umbrella, sakop din yun ng barangay Simbo at kanto ng Kalayaan, saka nito Loton Avenue. Nandito ngayon ang special operational group ng MMDA sa pangunguna ni Sir Gabriel Go. At ito, dating gawi ang clearing operation ngayon: illegal parking, sidewalk clearing, yung mga nakahambalang nasasakyan na may driver, titikitan at paalisin. At katulad nito, nakapark dito mismo sa pinakakanto at walang driver. Ayan, babatake na. Magmula dito sa barangay Simbo, tawid tayo sa kabila. Sako naman ito ng barangay Rimbo. Yung may driver, titikitan na lang at paalisin. At itong mga motor na ito, posibleng may sampa ito sa tow truck. Dahil hanggang ngayon, wala pa mga driver. At itong tindahan na ito sa ilalim ng tulay ay paalisin na rin. Meron silang pinakitang permit galing sa barangay pero bawal magtinda rito. So ngayon pinapa self demolish na lang. At sa susunod na makikita pa sila magtitinda rito, lahat yan kukumpiskay na. Nasa kahaba ng Kalayaan Avenue itong team at nadaanan itong sasakyan na nakapark mismo sa mismong sidewalk. Pinagtitikitan din itong mga motorsiklo
na naka-park mismo dito sa sidewalk. Nasa kahabaan pa rin tayo ng Kalayaan Avenue. Papunta ito ng C5 o papunta ng Pasig. Nandito ngayon ang team sa may service road at sakop ng Taguig City. Kung matatandaan nyo ito, ayan yung ano, yung BGC sa kabila. Ayan o, oh. Ayan ang C5. Ayan ang SM Aura. Ayan. Ngayon, ginagawang parkingan itong lugar na ito. Hanggang doon yan. Meron pang mangilang-ilang sasakyan doon. Mukhang babatake na rin. May sinitang team dito at walang limit. Tumakbo at dito pumasok. Ayan, tigit ko dalawa ka mo, no? Ano ang limit ko? Hindi mo naman siyot eh. Inuna ko yung ambulada ko. May sabag pa. Kuli ako. Ayan, no? Tigit ko ako, no? Dalawa yan, no? Ayan, no? Hindi ba ang nagwalang limit? Ayun, kasi may ambul. Inuna ko mamula ng anak mo. Sus, grabe naman kayo. Napakalit na bagay. Hindi po rason yun, sir. Ano malit na bagay? Hindi po malit na bagay. Okay lang kami. Patawarin nyo lang. Kasi hindi kita ang kapal eh. Hindi kita patatawarin. Tatakbuhan mo pa kami. Hindi. Yun nga eh. Pag pinahinto ka ng enforcer, huminto ka, hindi papasok mo. Malay ko ba yun? Nandiyan lang naman ako na lang ba? Eh, hindi kita ko ang kapal, no? Hindi kita ko ang kapal. Nagbumot. Tapos ngayon, nagbumot kayo. Walang helmet. May sakit pa kayong bata. Kinakain namin kanin para sa kinakain. Tikita niyo yung mayayaman. Di katulad namin. Maliit na tao. Wala kasi kayong disiplina. Ay, wala naman problema, mapatikit ako. Tikita na nga ako. Ano tiket niya kapon? Legal parking. Tapos ngayon, nagmumuto ng walang helmet. Sir, yun ang tanong ko sa'yo. Paano pag na-disgrasa kayo? Problema na namin yun kasi disgrasa kami. May ginawa ka namin eh. Na kami problema nun, sagot. Pero pag pinaralay ko yun, ayan yung rampahan namin sir. Pinarampa ako, dyan ako pinara. Papasok ako, grahe yan eh. Pero may batas na sinusunod, di ba? Pero wala naman problema, kaya nga lang pahuli nga bigay nyo. Wala problema. Tikita nyo naman ako. Dapat sundin nyo. Okay, ang ha. Kaya na, spinsa lang naman sana eh. Malit na bagay, spinsa lang naman kayo. Malit na bagay yung boss. Wala sa inyo, kasi mamayaman ko, kami mahirap. Batas ang batas, pare-pare. Hindi naman batas, batas ka. Batas. Wala sila. Parang hindi patas. Okay na. Hindi patas. Ah, talaga. Sige. Natural siya, narampa ako niyan. O sige, okay na sa akin. Natikitan. Tatlong tikit na nga lang ako eh. Wala na akong magawa eh. Natikitan ako eh. Ayan, tatlong tikit na yun sa akin. Hindi ba ano, nagbibitaw ng salsa eh. Hindi, natural siya. Sabi, nakitindal ako, mananak. Yo, alam, kunin niyo ako 2,000. Saan ko kukunin yung 2,000? Aber, kung magmita ako na sa araw, 5,000. Kahit araw-arawin niyo ako tikitan, okay lang yun. Tinda, tinda namin ano ba? Boss, makinig ka muna. Wala na problema, sir. Kaya katabi ko. Makinig ka muna. Simpleng violation, wala kang helmet pati anak mo. Diba? Hindi, may helmet ako, nilipat ko lang. May helmet ka pero hindi mo suot. Diba? Nilipat ko sa anak ko kasi umambo bigla. Ano nga, pero hindi mo suot, diba? Hindi bang pwede yung angkas mo lang ang may suot? Oo, yun na, nagkakamali. So ito simple, pag pinapara ka huminto, hindi yung papasok mo, dire-diretso. Kasi yung lalampahan ko na yun, nandiyan yung lalampahan. Kaya, kung pag pinahinto kayo, sige, sir, okay na, nandiyan ka na kayo. Hindi bitaw na kung ano yung salita. Ganun na ba tayo ngayon? Galit ka lang kami, kahit na galit kayo, kaya wala naman kasi masama yung loob namin. Kasi titikitan nyo na ako, titikitan nyo ko ulit. Siyempre, titinda lang ako dito ng turon. Walang ako yun. Tanungin kita, ano ba ilisyo mo kapon? Hindi namin, ang bahay namin, parking. Hindi kami nakaparking. Hindi pwedeng pumarado sa bangketa. Yun na nga eh. Tanggap pa na namin, nahuli kami. Ngayon nahuli nyo ako, wala naman kami magagawa kasi nahuli nyo kami. Ngayon wala kang magagawa. Kasi mayroon ang ulo namin. Siyempre, nadalawang tikit na ako. Alam, tatawa lang ako. Mali yun, hindi pwede mainit ang
ulo. Ay, sige sir, okay na. Tanggap na namin yun. Natural lang yung mayroon ng ulo namin. Siyempre, dadalawahan ninyo kagigitan eh. Hindi naman akong nahahalakap lang. Natural lang, sige. Umali naman ako, mali. Okay na sa akin. Kaya nga sir, okay na sir. Natikita na ako. Okay na sa akin yun. Nating wala ako. Wala akong sinasalita sa akin. Siyempre, mayroon ng ulo. Sa batas. Pag nagresibo ka at nagalit ka sa isang imposo or a person in authority, that's directly disobedient of the authority. Ayun, ginagawin ko sa akin yun, ha? Pinapalalaan kita. Kaya nga yung parking namin dito, dito talaga parkingan, kasi ayan yung bahay natin. So, sinasabi ko sa'yo, bawal din pumarada. Kasi mga bukas na naman, sa nation, mga sabihin na tinagitan kayo mga tulis, eh. Kaya nga sa'yo, bawal pumarada sa bangketa, bawal pumarada dito sa kalsada, at pagdagmumotor kailangan naka-headwind. Hindi pwedeng wala. Yan, nakachinelo talaga ako. Nakachinelo sa bawang niya. Ang main taon ako, tinanda lang naman ako. Nakachinelo sa bawang niya. Nadaanan din ng team itong sasakyan na nakalabas ang halos kalahati ng sasakyan dito sa sidewalk. Nasa kahabaan tayo ng Bonifacio at sakop ng Quezon City. Dahil kung titignan nyo, kaya tinitikita nito at hinahatak. Dahil sa halip na dadaan ng tao dito sa sidewalk. Dito na sa kalsada. Nasa kahabaan pa rin tayo ng Bonifacio. Kanina nasa kabilang side tayo after ng EDSA. Ngayon tumawin tayo ng EDSA papunta na ng San Juan. At ito, pinagtitikitan na itong mga nakaparada dito sa kahabaan ng kalsada. At yung isang kotse nakatapat pa mismo yung no parking sign. Malamang mahatak lahat ang mga sasakyan na ito. Dahil hanggang ngayon, wala pang lumalabas na mga driver. Itong Bonifacio, mga kabayan, ito ay main highway, ha? Walo! Labas ito, Edsa. Walo, sama to. Ito sa bandang unahan, yun na yung Camp Crummy.